Magandang araw mga tol, siyempre mainit ngayon si Lebron James dahil binura ang pinakamataas na scorer sa NBA history. Panibagong record ang ginawa ni Lebron James dahil siya ngayon ang nanguna sa lahat ng leading scorer sa NBA. Nilagpasan niya ang 38,387 points ni Kareem Abdul-Jabbar. Kung makita sa top 7 scoring leaders, numero 1 si Lebron, pangalawa si Kareem Abdul-Jabbar, pangatlo si Malone, pang-apat si Kobe Bryant, pang-lima si Michael Jordan, pang-anim si Nowitzki, pang-pito naman si Wilt Chamberlain. Sa pamamagitan ng fadeaway jump shot ni Lebron, nabura ang highest score ni Kareem Abdul-Jabbar. Nangyari ito sa third quarter ng laban kontra Oklahoma Thunders. Over 40 years mga tol, ngayon lang nabura ang score ni Kareem. Kaya congrats talaga kay Lebron, lupit mo talaga, isa kang alamat. Siyempre dahil sa bagong makasaysayang record ni Lebron James, nagbigay agad ng mensahe si pambansang kamao Manny Pacquiao. Sinabi niya, congrats Lebron James, at legend at greatness. Malamang sa mga fans ni Lebron James, tuwang-tuwa sa bagong nagawa ng idol nila. Parang boxing din yan mga tol, may kanya-kanyang idol lalo na sa basketball. Lagi ko nga nababasa sa comment section mga tol kung sino ang mas malupit na basketball goat, si Lebron James ba o si Michael Jordan. Lagi nag-aaway ang mga fans tungkol dyan. Kung ako naman ang tatanungin mga tol, parehas lang naman na greatest player. Idol ko yan parehas, magkaiba lang ng henerasyon. Sa ibang banda naman, usapang boxing tayo. Eric Morales nagbigay ng prediction tungkol sa laban ni Jaime Munguia versus Triple G. Ito kasi ang tinatarget ng Golden Boy promotion. Ayaw nila kay Janibek Alimcanoli na WBO champion. Tinanggihan nilang pagiging mandatory ni Munguia kay Alimcanoli. Gusto lang nila ilaban si Munguia kay Triple G. So ayon kay Eric Morales, kung matuloy umano ang laban kay Triple G, siguradong knockout ang abutin ni Triple G. Siguradong matutulog umano si Triple G sa unang pagkakataon. Matagal na daw nakaanda si Munguia, unahin lang si Triple G bago lumaban sa unification. May kartada si Munguia na 41 wins, 33 KOs, walang talo. Malinis ang numero katulad din kay Gilberto Ramirez na alaga ni De La Hoya. Undefeated si Gilberto Ramirez hanggang napalaban kay Dimitri Bibol, kaya nabigyan tuloy ng unang talo. Baka ganito din ang mangyari kay Jaime Munguia, malinis pa sa ngayon hanggang mapalaban sa malakas. Pero malaki talaga ang pag-asa ni Munguia laban kay Triple G. Matanda na kasi si Triple G ngayon mga tol, hindi na katulad dati na kayang magpatulog ng kalabaw. Mahirap lang gawin yung sinasabi ni Eric Morales na kayang patulugin si Triple G. Kayang talunin siguro pero yung manakout si Triple G mukhang mahirap gawin sa kanya. Hindi pa bumabagsak si Triple G sa buong karir, kaya subok na ang panga. Kahit may edad na ngayon si Triple G, mas mahigpit naman sa depensa. Kaya abangan po natin yan, Munguia versus Triple G. So hanggang dito na lang muna tayo ngayon mga tol, maraming salamat po.